Project X uli ni Gray. Abangan nyo pala yung next upload natin ng video, no? Kasi napa-upgrade ko na yung shocks natin, rear and front shocks. Na-modify din natin yan. So abangan nyo sa susunod na video natin kung saan tayo nagpagawa ng ating shocks at kung ano ang kinabit natin sa ating front shocks. So yan, abangan nyo mga kamadkat. Kasi talagang yung shocks natin, front end shocks, medyo hindi stable. Sobrang nalalambutan ako. Lalo na pag may backride tayo, kasama ko yung aking asawa, pag sinusundo ko siya or alis kami, talagang kita mo yung ano eh, lambot ng suspension, lalo na pag traffic, sisingit ka sa mga sasakyan. Hindi mo maano kasi yung manibela, ano eh, sobrang gaang, i-level yung ano niya eh, yung ano ng motor eh. Kaya ang nangyayari, mas mabigat sa likod, tendency yung harap mo medyo mahirap kontrolin. Pero ngayon maganda na yung pagkaka ano, tune ng natin ng front shocks natin, level 4 siya, 3 times harder ng stock na oil. Kaya ito, na-feel ko na yung difference nung ano, stock to na-modified. Swabe iliko, isingit, alam mo, confident ka, di ba? Confident ka dun sa pagdadrive mo. Kasi alam mong ano, hindi pa palagi suspension mo. Yun naman talaga dapat ang inuuna yung handling ng ano, ng motor para maganda yung ride. Comment down below nga mga kumadkat kung anong masasuggest nyo sa akin na brand ng makina. Usapan natin yun mga kumadkat, yung bore up. Usapan makina naman tayo ngayon. Plano ko nga mag ano ko mag-apply ng ano eh, makina. So ko namang nag-chrome bore. Total 2 months na to si Gray. Baka pwede nang i-upgrade. So yun ang magiging Project X natin. Magka-apply tayo ng kaya napapalit tayo ng makina. Tatanong-tanong tayo kung ano magandang makina para nito KNMAX Gray natin, kung anong magandang performance ang lalagamit natin. Iyo all out na natin, palta natin ang pipe, palta natin ang CVT, and kung anong magandang setup sa block. So yun ang gagawin natin. Maganda naman ang performance ng stock. Okay naman ang stock. So nga lang, medyo hinahanap ang pasa ng power. Kasi yung stock lang, pag overtake ka, medyo medyo hindi ganun ka anong power.
hindi ganun kalakas. Yung 0 to 100 mo, medyo kukunin mo yun ng mga ilang segundo. No, ilang ano, bago mo ma-reach yung 100. Pero pag naka more up ka, nakapalit ka ng makina, naka-upgrade ka ng makina, 0 to 100 mo, seconds lang. Yan, iba katulad doon, no? Singit tayo. Kailangan natin ng power. Medyo malamya. Malamya yung ating ano, power. Yung power na binibigay ni NMAX dahil stock siya, medyo malamya. Dahil nga yung mga limiter pa siya eh. Kahit yung panggilid niya, may limit pa yan. Kaya hanggang dun lang yung tinatakbo, hindi sumasagad. Pero handling NMAX, wala ka masasabi. Napakaganda. Napaka-comfortable handling dahil nga sa design ng bike. Sarap upuan, sarap i-drive, malapad ang gulong, di ba? Kaya talagang ano, perfect. Pero syempre kailangan mo lang mag-upgrade ng mga aftermarket kung gusto mo ng medyo matulin-tulin, lalo na kung sanay ka sa may karga. Pero kung sanay ka na sa mga stock, eh pwede na sa ito. Hindi ko muna kailangan pang i-upgrade, hindi muna kailangan na palitan pa. Sakto-sakto na to. Swak pa sa ito. Tama, dito tayo sa EDSA. Ang ganda ng handling ng motor. May power naman, pero hindi nga lang yung palagang ine-expect ko. Hindi mo pwedeng expectin yung ano eh, yung NMAX na malakas talaga kasi stuck pa to eh. Kaya nga pinag-iisipan ko na upgrade yung makina para sampiga lang eh. Diba? Overall, yung design ni NMAX gusto ko, kaya nga ako nag-NMAX eh. Kasi gusto ko yung pagkaka-design ng bike. Mga 13 mags, naka double disc brake, naka water full. O diba? Kaya ayos na ayos. Naka ABS. Itong nilabas na 2.1, naka traction control system. Ganun kaganda ang design ng NMAX. Digital gauge. At tulungan nyo mga kamadkat kung anong magandang setup na gagawin natin dito. Kaya ako naisipan na mag-upgrade dahil one time bumiyahe ako. Meron akong meron ako nakasabay na dalawang motor. Titignan mo kala mo stock lang eh, naka-stock pipe eh. Titik mo munot yung motor. Sa alam mo yun, iniiwan ako. Nakakalapit ako sa likuan, pero pagdating sa mga stretch na daan, iwan ako eh. Kaya doon ko naisip na kargahan to si Gray.
Para hindi naman kami naiiwan. Di ba? Kaya yun talaga ang pumasok sa isip ko. Kargahan sa Gray. Ayaw nga pala mga kamadkan, gusto ko nga pala magpasalamat sa ating mga viewers. Dahil nung unang kinuha natin to si Gray from THM, naka 32,000 views na yata tayo mga kamadkan. And maraming maraming pong salamat sa inyo sa panonood. And maraming salamat din po sa mga bagong subscriber natin mga kamadkat, dahil nagtitiwala kayo sa akin. Titiwala kayo sa aking kakulitan. Sana po patuloy po ang pagsuporta nyo sa Madcat Adventure. Mas gandahan ko pa po yung mga video na ginagawa natin. Maraming maraming salamat po uli mga kamadkat. And always remember, may rubber not your soul. Ingat mga kamadkat. Madkat out.